Good morning guys. So, check out na natin guys. Early check out tayo guys. So, ngayon guys, papunta na tayong Narita Airport. And yun, medyo mas mabigat na yung bag natin today kaysa yung dumating tayo dito dahil sa mga kung ano-anong mga binili natin. 6 a.m. na pala guys and 9 a.m. yung flight ko. Bali ano tayo guys, Shin Okubo Station to Nippori Station, then from Nippori Station may Keisei line doon na diretso ng airport, so ayun yung sasakyan natin. Bali, isang transfer lang tayo from JR Yamanote line, and then ayun na, na-transfer na tayo dun sa pa-Keisei line. Laad muna ako guys papuntang station. Dito na tayo guys sa Nippori Station ng Yamanote Line. So, andito rin guys yung Skyliner or Keisei Line. So, dito na guys yung transfer going to Narita Airport. Ito guys yung signage. Yan, susundan lang natin yan para makapunta tayo sa platform papuntang Narita Airport. And ito rin pala guys yung sinakyan ko nung pumunta ako dito. So, hindi ko na kailangan bumili ng ticket. Sa ano na, i-charge na rin siya sa Suica. So, useful talaga guys yung Suica card kahit nasaan ka man dito guys, kasi ito lang, ito tap in tap out mo lang siya, ganun. Alright, pasok na tayo guys. Muntik na ako guys, malit. Nandito na ako sa airport. So kung pupunta kayo, mag-express talaga kayo guys. Para ano, ito na, papasok na ako guys sa immigration. Sobrang madaling-madali ako guys. Kala ko kasi mali-late na ako. And sobrang malapit na mali guys. Ako na lang yung nandun dun sa check-in. Pero buti na lang guys, nag-online check-in ako. Kaya nag-bag drop off na lang ako dun sa counter. And ayun, mabilis naman yung ano. And sa immigration, mabilis lang din. Parang facial, ano na lang daw dun, stamp, something like that. Tapos, ayun, papunta na ako guys sa boarding gate ko. Kung ano ka pala kayo guys, huwag na kayong mag-train na ano, lalo na pag may flight kayo, mas okay pala talaga yung mag-express na lang. Kasi guys, parang nahassle ako dun. Kasi nga, pag regular train ka lang guys, ayun, nag-i-stop nga siya, ano, by station. Unlike pag ano, pag yung mga direct na, yung mga express, ayun, dito na kayo sa airport, ano. So ngayon, wala na akong time magpahinga, kundi diretso na kaagad sa boarding area kasi malapit na mag-boarding time. Buti na lang guys, nakahabol tayo. Ito yung boarding pass. Same flight pa rin tayo guys via Cathay Pacific, tapos may connecting flight tayo sa Hong Kong. So Narita
to Hong Kong muna, and then 1 hour lang yung difference, then ano na kaagad, Hong Kong to Manila na agad. Malapit na ako sa boarding gate, guys. And oo nga pala, guys, nag-online check-in ako in advance, so nakapili ulit ako ng window seat ko, guys. Kaya yon, parehas ng flight, window seat tayo. So I think andi dito na, guys, nakapark na yung ano, yung plane natin dito. Nakikita ko na siya from outside. Ito ay mga Cathay Pacific na ano, na plane. Andito na ako, guys, sa boarding gate ko, and nakapila na itong mga tao. So saktong-sakto lang talaga yung dating ko. So yun, guys, nakakaba yung mga ganito na late ka makakarating sa airport. Pero yun, guys, kasalanan ko naman din. So next time, ano na to, guys, lesson learned na to sa part. So pila muna tayo, guys. Anyway, kahit ano naman, kahit malayo naman yung pila ko, reserve naman yung ano, yung seat, kaya no problem kahit mahaba ang pila natin, guys. So yun, guys, andito na tayo. Ito pala, guys, yung plane natin, Cathay Pacific. And ayun, guys, doon na rin tayo, guys, magbe-breakfast kasi wala talagang time, guys. So sobrang late na yung 6 AM na alis ko. Kahit magti-train ako, matagal pa rin pala, guys. So malayo kasi itong airport, guys, talagang more than an hour yung biyahe galing sa Tokyo, or galing doon sa ano ko, sa area ko, yung Shin-Okubo station. So yun. Boarding time na tayo, guys. Alright. Dito tayo, guys, sa gate 73. So chine-check lang, guys, yung boarding pass and yung bio page ng passport bago pumasok. Guys, papasok na tayo ulit ng plane. So gusto ko na talaga umupo para matulog na kaagad ako. Kasi sobrang antok na ako, guys. Ilang oras na yung tulog ko. Kasi nag-prepare pa ako ng mga gamit. And ito na, guys. Good morning. Guys, yun yung mga business class, guys. And mga ganyan. So next time, guys, business class na tayo. Pero syempre, din tayo pa rin sa economy ngayon. So sa row 67 tayo ngayon, guys. Dito na tayo, guys, sa seat ko, 67 kaya ako, guys, window seat. So may paunan sila ngayon, guys. Nung last na flight kasi wala. So bago tayo mawala ng internet connection, i-share ko lang sa inyo yung ginamit kong internet habang nandito ako sa Japan. So inavail ko siya sa Klook and eSIM siya. So walang ini-insert, walang kung ano-ano, hindi siya wifi, eSIM siya, guys. So ang ginawa ko lang is nag-avail ako sa Klook. So yun, guys, ito yung pinaka-voucher ko na 4G eSIM for Japan, ganyan. Then may QR din para i-redeem yung voucher. Nakalagay lahat dito ng details. So naka-arrange to, guys, depende sa travel date ko. And ayun siya, guys, 1,197 siya. Pag nag-email na sila, guys, dun nyo na i-scan. In-install ko siya or pinrocess ko siya yung before ako makarating dito sa Japan. Like ano, same day na, guys. So sinetup ko siya. Pero kinunay ko lang siya sa internet. Nung pagdating ko dito, in-open ko yung data niya. And ayun, guys, working naman. Akala ko nung una nga hindi siya mag-work kasi ano, nung in-open ko parang ano, walang data, ganyan. Tapos maya-maya, nung hinintay ko lang, connected na siya, guys. Nakapag-surf na ako. So useful to, guys, lalo na Japan, marami siyang mga train station. So possible na maliligaw ka. So marami talagang ano, maraming mga ano, maraming kailangan talaga ng internet, lalo na hindi tayo familiar sa lugar. And it's ano talaga, blanket.
Thank you. So yung guys, nabigay na ng blanket. Very particular sila sa QR. So pag na-scan na yung QR, hindi na siya ma-scan daw ulit. So dapat sundin niyo lang yung instruction na i-email ng supplier sa Klook ng pinagbila natin ng 4G eSIM. Lasasan siya guys, kahit nasa ilalim ako ng pinakailalim ako ng station ng train, kahit nasa Shibuya Sky ako yung pinakamataas sa part. Wala guys, talagang connected talaga tayo all day. Hey, hinintay ko na guys yung pagkain kasi guys, nagugutom na ako guys. Hindi pa ako nagbo-breakfast, kakamadali ko papunta dito. Tayo sa Hong Kong International Airport and pupunta na tayo guys sa transfer gate natin. 50 minutes lang bago yung connecting flight ko guys to Manila. So kailangan ko ng bilisan agad. Bye. So ayun guys, nakalagpas na tayo ng security check dito sa Hong Kong International Airport. So ngayon naman guys, pumunta tayo sa gate natin. So gate number 11 tayo for this flight, Hong Kong to Manila. Buti guys, mas malapit na ngayon yung arrival gate ko dito sa sa security check for transfer and dito sa departure area kasi nung papunta pa lang ako guys ng Manila to Hong Kong, sobrang guys, sobrang layo guys ang transfer ko. Alam nyo guys, tumawid pa ako simula parang simula kabilang building, tapos tumakan ako sa parang sky view nila sa taas. So ganun guys kalayo yung tinransfer ko. Tapos takbo-takbo na ako noon para pero yun, maaga pa rin naman ako nakarating. Pero just to make sure lang, mas maaga yung maaga ang makakarating guys, diba, sa sa boarding gate. So dito lang tayo sa boarding sa gate 11 guys. CX919 Hong Kong to Manila. Takto guys, medyo nagpapapila na rin yata ng kasi ang boarding time is 2:05 and 2 o'clock na din guys. Parang parang nainis yata doon yung babae sa sa counter kasi daw 2 o'clock pa daw yung flight. Pero ang aga daw, ang aga daw magsibilan ng mga tao doon. So mag-ano muna tayo guys, mag-CR tayo saglit. Hanapin lang natin yung restroom. Hinihintay pa natin yung boarding time and ayun guys, sobrang ganda pala dito guys sa sa Hong Kong International Airport. Carpeted din siya guys. Parang Singapore din na na-carpeted na din. So next time try naman natin dito naman tayo mag-travel sa Hong Kong since layover pa lang yung na-try ko dito guys. Hindi ko pa na-try mag-travel dito. So next time guys, pag may seat sale dito naman tayo guys sa sa Hong Kong. Ito guys yung view. Hindi ko alam guys kung mahina lang ba yung aircon or
mainit lang. Kasi this, o baka mainit lang yung panahon, guys. Kasi sobrang init talaga, guys. Parang walang aircon dito sa area. Yung guys, meron dito mga makulog. Boarding na natin, guys. Face scanner lang dito, guys. Hindi na yung boarding pass yung ini-scan. Face scanner na siya, guys. So, mabilis lang naman, guys. Pag na-scan yung mukha mo, lalabas dun yung seat number mo. So, talagang parang nasa system na nila. Ewan ko kung anong nasa system nila. At makikita ka agad nila yung record mo pag based sa mukha mo. Hindi ko din sure or ano. Tsaka hindi ko din sure kung lahat ba ng airline ganito or dito lang din sa Cathay Pacific. So, ayun. Pero okay lang din, guys, kasi mabilis na. Hindi na manually isa-isahin yung ano. Parang may mga counter na sila. Multiple counter, guys, ng pag-check ng boarding pass or facial scanner. And then, yun na. Good to go na agad siya. So, eto na, guys. Papasok na tayo ng plane. And, konting biyahe na lang, guys. Siguro, I think, less than 2 hours na lang or 2 hours na lang to Manila. And, back to work na ulit bukas. So, yun. So, sana, guys, makapag-travel ulit tayo. International this year or pero domestic for sure meron tayo this year ulit. Ito na tayo banda sa seat natin. So 69A tayo, guys. There's no one. 69A. Ito, guys, 69A. Hello everyone. So guys, nandito na tayo sa loob ng airplane natin and parang tingin ko mas smaller yung ano niya, yung screen niya. Unlike doon papunta tayo dito sa Hongkong. So, ganito, guys. So, parang iting ibang airplane na to. Finally, nakalabas na tayo ng aeroplane and sobrang rang delay, guys, yung ano yung paglabas namin ngayon kasi sumama yung weather, nagkaroon ng red warning daw, then bawal gumalaw yung mga aircraft. Naghintay kami ng almost at actually parang 1 hour mahigit yun, tapos ayun ngayon lang kami nakalabas. So dito na tayo, guys, sa arrival area. So yun, guys, nakalabas na tayo ng immigration and nakuha ko na rin yung baggage ko. Thank you, guys, sa mga umabot sa part ng video na to sa ating Tokyo Japan Travel Series. Sana, guys, nag-enjoy kayo. Kung may question kayo, guys, about this trip, comment lang kayo, guys, then I'll try to answer all your questions. And also, don't forget to subscribe and like our video, guys. And recommend nyo, guys, sa friends nyo na baka may plan silang mag-Tokyo din. So, ayun, guys, bale, kakain lang ako sagla dito sa airport. Then, magbubok na tayo ng Grab pa uwi. So, yeah. Thank you, guys. Bye!